Hi everyone! Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Welcome back sa programang Highly Recommended, of course with your beautiful host, Mavel Arrive. Well, ngayon ako panibagong pagtuklas na naman ng mga kakaibang restaurant. But this time, nakilala raw ang restaurant na ito dahil sa kanilang Texas influence style. Kung ano kaya ang meron sa Holy Smokes Barbecue Restaurant na ito at kung ano-ano kaya ang kanilang specialty, alamin natin yan. Tara, samahan niyo ako. And now we're here sa Holy Smokes Barbecue Makati Branch. At nako, sa mga nakikita natin sa Zomato and other online sites, nakakakuha daw itong restaurant na ito ng 5 stars and good comments. Nako, ano pang hinihintay natin? Alamin natin yan mismo. To know more about this restaurant, sa manager ng Holy Smokes Barbecue, no other than Mr. Dennis Dizon. Yan, magandang araw po, Sir Dennis. Hello, magandang araw. Yan ako, Sir Dennis, sa mga nakikita namin online and sa Zomato, puro good comments itong inyong restaurant at highly recommended pa. So, unang-una, syempre, alamin muna natin yung history niyan. Sino ba talaga ang owner or nagtatag na itong Holy Smokes Barbecue? Yes, this is a group of family and friends. We started last October 2016. So we're about 2 years na in the business. We opened this concept. It's a Texas style barbecue house, which serves variety of meats like beef brisket. We have pork ribs, chicken, and then we also serve a good sides to complement the meats. So far, the business is good. We're running for about 2 years na. So, the service, siguro, service, the food are great. Kaya siguro, maganda yung feedback sa amin. Yung mga comments. Yes, yes. So, ayun, 2 years na siya. Tapos, yes, group of people yung nag-establish nitong, yes, restaurant na ito. Tapos, nasabi mo rin, sir, kanina, Texas influence ito. Yes. Bakit Texas influence? Ano ba, one of the owner ba? May lahi? Or paano ba ito nag-boom na, okay, ito yung gamitin natin, Texas-inspired tayo? Yes, actually, si owner is Filipino. Kaya siya naging Texas-style concept kasi nag-aaral siya sa US ng proper way of smoking of meats, yung process. So, minaster na yun until na mag-come up siya ng ganitong business na mag-open dito sa Philippines. Actually, maraming smokehouse dito sa Philippines. Pero iba-iba yung style ng barbecue na sinaserve, which is, yun nga, sa amin is Texas style. Na yun yung naging masterpiece niya sa pag-smoke. Yung pagiging Texas-inspired niya. Yes. Pero sino ba itong owner na to? Para rin, syempre, sa kaalaman naman ng ating mga chef ba siya? Actually, marami kasing owner. Meron kaming chef, which is si Mr. Red Spiritu. And yung isa naming barbecue master, na we call it Pete Master, si Mr. Juana Gutierrez. And sino pa ba yung iba na owner nito para na rin malaman ng ating mga, meron silang background dito sa inyong restaurant? Yes, actually we have a lot of owners, pero siguro I'll mention some of them. One of the owners is si Miss Carla Abellana. We have Mark Nelson. And yung iba, siguro, mga businessmen. Yes, mga businesswoman. Yes. So, halo-halo pala siya na group of people. Yes. Pero ang pinaka-nagmamanage dito? Ang pinaka-nagmamanage dito, si Mr. Juan Gutierrez, yung master natin sa smoking. Yung isa sa mga ano nyo. Yes, siya yung heart and soul ng aming smokehouse. Dito. And yung si chef namin, siya naman in charge sa mga sides, sa mga bar chows. So yun, sila yung usually madalas dito na nagmamanage ng business. And now naman, sir, pumunta naman tayo sa location. Kasi napansin din namin, papunta dito, parang medyo tagu yung location niya. Yes. So, bakit ito yung napiling location? Is this part of your strategy na, okay, medyo dito para hahanapin ng tao? Or ano, paano? Yes, population kasi is,
nag-click na yung barangay poblasyon, mm-hmm. sobrang daming establishment dito, mm-hmm. mga businesses. So maraming mga expats, mm-hmm. maraming near offices. So nag-decide sila na dito kasi this is just an old house before. Mm-hmm. Kinonvert siya sa ganitong concept. Actually, halos lahat ng business dito dating mga residential talaga. Mm-hmm. Actually, yung area is residential. So ito yung parang pinakaano namin eh. Gusto namin yung prime location yung sa amin na tipong sasadyain ni client. Aww. Na ano kaya meron dito sa mm-hmm. smokehouse na to, bakit mm-hmm. nakatago, hindi siya sa mga mall na usual mm-hmm. na pinupuntahan ng tao. So yun yung naging idea na maging parang special kami sa ibang para ma-curious yung mga customer yes. na pumunta. Yes. And papunta naman dito, how about the space? Kasi katulad nga ng sabi mo kanina, it's a residential area. Yes, so paano kung sasadyain to, syempre mga may sasakyan yan yes. yung pupunta. So how about the parking? Parking, meron naman tayong parking space. But limited lang naman yung mm-hmm. parking natin. Meron tayong mga slot na available na siguro can accommodate 15 to 20 mm-hmm. yan. Maraming na rin. Yes, mm-hmm. and then meron tayong mag-a-assist naman na, na parker. So walang problem sa parking. Mm-hmm. And yung store hours nyo? Store hours namin, nag-open kami ng 5 p.m. Mm-hmm. until 12 in the midnight. So that's for Tuesday to from Tuesday to Saturday. Then we also have lunch every Sunday. That is 11. So mas early yung opening niya ng yes, Sunday. Yes, only on Sunday. We have lunch on Sunday. That's 11 a.m. until 2 p.m. And then magko-close kami from 2 p.m. until 5. Mm-hmm. So magre-resume yung operations namin by 5 p.m. until 9 p.m. So medyo mas maaga yung store operations ng Sunday. And maaga rin yung close. Yes, maaga rin yung close until 9 p.m. lang 9 p.m. lang kayo. Yes. And then we're close every Monday naman. So Tuesday to Sundays lang ang inyong regular working hours dito. Yes. Okay. So pagpasok naman dito, sir, yung mapapansin mo kasi parang yung style niya, parang bahay lang yes, yung dating niya. Tapos yung dun sa labas, parang ano lang siya eh, bakuran lang, na nilagyan ng tables, parang ka lang nasa bahay. Bakit ganun yung naging concept niya? Yung pinaka-concept niya is just like sa US, cafeteria style. Mm-hmm. So sa US kasi, kung makikita mo yung mga smokehouse doon, yung concept nila ganito rin. Mm-hmm. You order your food, your drinks, and then you pay. Mm-hmm. And then yung pinaka ano niya is self-service. Mm-hmm. Para lang siyang bumili ka ng food, bayad, kain, tapos clean as you go din siya. So mm-hmm. wala kaming mga server na nagse-serve ng pagkain or nag-order take sa mga table, kumukuha ng drinks or what else. Dito lahat from counter and then you sit down and then you clean your own table. Yes, ganun. Yes. Pero kapag naman kailangan ng assistance, pwede naman. We do that. Hindi naman siya talagang self-service na, okay, bahala ka dyan. Basta umorder ka, dyan ka na. Ganun, hindi naman. Usually kasi people, mm-hmm. parang nasanay tayo sa yung service na sit down, order take ng server. Mm-hmm. Dito, ginawa namin siyang yung concept namin, parang casual na mag-order ka ng food mo, magbabayad mm-hmm. ka, tapos sit down. And then, siguro pag may time ako, I'll talk to the guests, how's mm-hmm. their food, how's their experience, ganun. Mm-hmm. Tapos, ina-explain ko sa kanila, bakit ganito yung ninyo, konsepto nyo, parang kami pa yung magliligpit. Ma'am, this is Texas style concept na restaurant na gusto naming i-apply dito na parang after your meal, ikaw din yung magliligpit ng so very Americanized pala yung style yes, na, no? Yes, yes. And etong design na ginawa nyo dito, bakit ganito din? As in, dun nyo lang din kinuha? Ang simple lang niya, no? Very plain. Very plain lang niya, pero tahimik naman siya. Very industrial yung concept, like mm-hmm. these tables, makikita mo yung interiors niya. So para ka lang talagang nasa bahay, na pagpasok mo, parang cool, para lang akong kumakain sa bahay. Mm-hmm.
So walang masyadong ano, walang masyadong crowd na marami kaming crowd, usually from 7 p.m. until 9 p.m. Pero yung pag-start ng opening namin ng 5 p.m., very ano pa naman. Very minimal. Quiet pa. Yes, very minimal yung client natin. Medyo tahimik pa naman siya. Yes, yes. Pero nag-o-offer din ba kayo? Meron ba ditong band dyan sa labas? Meron ba mga tumutugtog, kumakanta? Meron ba kayong open mic? Yung mga ganun? For now, wala pa kaming mga ganung event. Like mga live bands or siguro acoustic. Pero dito kasi sa poblasyon, marami nag-o-offer nun na ganung concept. May mga live band sila. May mga we have music naman pero hindi siya katulad nung party na ano. Para at least makapagkwentuhan pa rin yung mga guests. Very relaxed lang yung music namin na habang kumakain ka. Para chill lang yung ambience. Yes, yes. So yan pala yung isa sa reason, no, Sir Dennis, kaya rin siguro binabalik-balikan itong inyong Holy Smokes Barbecue Restaurant. Yes. And ngayon naman syempre isa sa inaabangan ng ating mga ka-HR na nanonood sa atin ngayon is yung inyong mga food. Yes. So ano ba yung best sellers dito sa Holy Smokes Barbecue? Yes, I highly recommend our smoked beef brisket. Mm-hmm. It's a USDA beef. Mm-hmm. We smoke it for about 14 to 16 hours. Mm-hmm. So 14 to 16 hours. Yes, that's very long time of smoking. So pag natikman nyo siya, it's worth the wait ng pagkakaluto nyo kasi lahat ng flavor, yung texture niya, yung spices niya, very well blend dun sa beef. So how much siya nag-range, Sir Dennis? Actually, yung brisket natin, we serve it by weight. You can order just a minimum of 100 grams. That's around 290 pesos for 100 grams. Or you can order a whole slab. That's much cheaper for if you get the whole slab. Pero yung slab namin kasi in-offer namin, at least you can order in advance, this one day before. So kailangan itawag siya? Yes, kasi yung cooking process niya medyo mahaba. Mahaba. Yes, and then every time we open kasi, we only have minimal supplies lang ng meats. So yung meats natin until supplies less lang. So usually, mga 10 p.m. Nauubos na siya talaga. So, pero meron naman mga times na pwede namang umorder kahit hindi na magkaroon ng prior call na ng isang slab? Usually, hindi namin... Hindi talaga? Yes. Uh-huh. Kasi since we only have minimal meats, so the way na mag-take kami ng order ng mga ganong slab, we say it dapat a day in advance para makapag-prepare kami. So marami ng restaurant na naglalabasan ng mga barbecue style, eh, no? Pero ito parang kakaiba siya, 14 to 16 hours. Yes. Bakit ganun? Anong special sa kanya kung bakit kailangan ganun siya katagal? Kasi we use local wood in our smoking. Mm-hmm. May iba kasi na smokehouse gumagamit ng LPG type of ano. Kami, we use all wood. So yung niluluto yung karne in a smoking process. So ganun siya katagal para ma-achieve niya yung ganun kalambot. Yes. Ganun kalambot na meat. Oo nga, nakita rin namin doon na sobrang lambot daw ng inyong mga meat. Yes. Tapos talagang kapag ini-slice mo, talagang malinam na. Yes, tapos nandun yung smoky flavor niya na barbecue style. Ano to, meron ba tong spicy or yung sobrang anghang na barbecue style, barbecue sauce, or hindi? Tama lang naman, or pwedeng mag-request si client or si customer? Actually, ano siya, basically, ang rub niya is just salt and pepper. Mm-hmm. So, more on pepper side siya. Mm-hmm. So, yung sauce naman niya, separate naman siya. You can choose between our three kinds of sauces. Mm-hmm. We have spicy, we have sweet, and we have our original barbecue sauce, which is a bit smoky and a bit sweet and also a bit spicy. So may choices rin naman pala. Yes, may option kung ayaw mo ng spicy.
gusto mo ng sweet lang, pwede yon. Pwedeng halo-halo. Pwede. You can try all the sauces once you. So si client na yung bahala. Yes. So hihingin lang sa inyo, kasama na yun dun sa package. Yes. So magkano man yun. So aside from that, dyan sa ribs. Yes. Na yan. Ano brisket. Pa yung brisket? Ano pa yung best seller niyo? One of our best sellers then the pork ribs. Mm-hmm. Our smoked chicken, our signature chicken. Na I think siguro so far for me the best chicken. The best smoked chicken. Oo, may nabasa rin ako niyan sa Zomato. Yes, yes. Nag-rate ng 5. Yes. Tapos sabi niya chicken daw the best. Yes. Mm-hmm. So anong meron dyan sa pork ribs na yan at dyan sa chicken na yan na binabalik-balikan, talagang dinadayo pa kayo dito sa poblasyon? Yung pork ribs namin, fall off the bone siya. So pag kinain mo siya, andun yung flavor, andun yung pagka-juicy niya kasi meron siyang a bit of fat siguro sa ibabaw niya. Nakadagdag sa flavor ng pork ribs. And then yung sa chicken, ganun din, since it's a long process of smoking, so yung lambot niya and then yung kanyang juiciness nandun pa rin. Mm-hmm. Not unlike sa ibang chicken kasi pag ganun yung process, nagda-dry yung meats niya. O sa amin, hindi. So ano tong, how much nag-range to? Doon muna tayo sa pork ribs. Pork ribs. We sell the pork ribs at 210 per 100 grams. Mm. So and per then, grams talaga kayo, no? Yes, we serve it by weight. Karamihan. And then the whole chicken, naka-set siya sa half. You have an option of half or the whole chicken. So half or whole lang, walang quarter? Wala eh. The smallest, half. Yes, the smallest yes. serving is half. How much yung half na chicken? Half chicken is 340. And the whole chicken? That can share for about siguro 2 to 3 people na. And then the whole chicken is 630. Mm-hmm. Siguro, ano yun, 5 to 6 people. Pero depende kapag gutom. Depende pag gutom. Kasi oh, ako pa, kaya kong ubusin yung half chicken. Oo, sa sobrang sarap. Yes. So bakit? Anong meron doon? Anong ingredients niyang ano na yan? Ng chicken na yan at ng pork ribs na yan, kung bakit yan binabalik-balikan dito. Ah. Siyempre, bukod sa trade secret nyo, yes, ano pa yes, ba yes. yung mga nandyan? Basically, yun nga, yung mga spices na ginagamit namin, basically, that's originals? Salt. Yes. Are they originals or in-order nyo abroad or pinapagawa locally? No, lahat ng ano natin, lahat ng spices natin are local. Okay. Even yung wood na ginagamit namin, also local. Santol or either santol or kaymito yung ginagamit namin wood in our smoking. Si chicken, yun nga, aside sa smoking, we finish it with grill. So siguro yun yung additional kasi iba yung smoky flavor eh. Yes, kapag yes. yung nalasahan mo na may smoky, yung parang umuusok-usok, pero ang sarap niya. Yes. Oh, di ba? Yes. Yan din yung hinahanap-hanap ako personally. Yan din yung gusto ko sa mga grilled na mga either barbecue, chicken or mga pork. Kaya rin siguro binabalik-balikan dito. At sinasadya pa, no? Yes, dito sa inyong Holy Smokes Barbecue. Nako, ayan Sir Dennis, yan yung tatlong best seller nyo dito na binabalik-balikan. Yes. Pero nako, ang dami ko pang gustong itanong about sa inyong mga food, pero wala na tayong oras. Pero don't you worry, kasi magbabalik kami bukas ni Sir Dennis dito pa rin sa programang Highly Recommended. Pero syempre, para lagi kayong updated sa amin, tumutok lang kayo sa DZRH News Televisions through our cable partners and syempre sa aming Facebook sa DZRH Manila, sa aming YouTube account DZRH News Television at sa aming website www.dzrhnews.com. And maraming salamat sa inyong lahat sa pagtutok dito sa Highly Recommended. Again, sa ngalan po ng nakasama natin ngayon ang manager ng Holy Smokes Barbecue Makati Branch, si Sir Dennis Dizon. Ako po si Mavel Arive. Magkita-kita ulit tayo bukas sa panibagong episode ng Highly Recommended.